Okay, hello mga bro. No, magandang hapon sa inyo lahat mga bro. Ayan, nais kong mag-share ulit ng aking Honda Click 125i version 3. Ayan. So, dahil dun sa nauna kong vlog ng aking Click 125, ay mayroon nagtanong kung ganun ba daw talaga ang andat ng Click 125. Ayan. So, bago lahat, nais kong i-shoutout dyan si Paring Peridi, no, sa New Ibahay. So, nanood din pala siya ng aking vlog sa Click 125. Ayan. So, ito, sishare ko lang mga bro, no? Kasi, ngayon, umabot na ng 2,000 plus yung tinakbo ng motor ko, no? So, napakaganda na rin ang andar niya. Wala na akong masabi, no? Pero nung una mga bro, nung bagong-bago pa to mga bro, no, wala pa siyang 1 month, bagong nagbe-break in pa lang ako, so talagang napansin ko rin yung andar niya mga bro ay medyo may kumakalas, no, yung may ingay talaga yung kumaganon, no, marami kang mapapansin sa andar. Pero ang totoo niyan mga bro, hindi ko pinaproblema yon, no? Hinayaan ko lang siya, no? Hindi ko siya kinukulikot. Break in lang ako ng break in. At ang totoo niyan mga bro, umabot siya ng 1,000 km ang tinakbo niyan mga bro. 4 na bisis na akong nag-chinsu wheel, no? Kasi nung una, tumakbo pa lang siya ng 240 plus. Hindi ako maapalagay kasi talagang iba yung pakiramdam ko dun sa makina. Siyempre nga, dahil siguro mekaniko ako, no? Kaya, tinanggal ko talaga yung langis. Hindi ko na siya pinaabot ng 500 kilometer. No? Kasi talagang hindi talaga ako mapalagay. So, nung tinanggal ko ang langis mga bro, no? Sa loob ng 240 plus kilometer ang tinakbo, no? Doon sa ilalim, sa pansahod ko, ayan, tulad nito, no? Ang daming ribaba, no? Yung mga pudpud at mga yung mga sobra-sobra na parang aloy, no? Mga nagtatanggalan dun sa loob ng makina. 'Yun, sama dun sa langis na dun sa pag-chinswil ko, no? Ang dami. At yung iba, malalaki. 'Yun. So, pasalamat ako dahil natanggal ko yung langis kahit na hindi pa siya umabot ng 500 kilometer. Tapos, sumunod naman ay nasa 500 kilometer. Chinsu wheel na naman ako mga bro. Pero ang ginagamit ko talaga mga bro ay semi-synthetic na langis. Hindi man poly-synthetic, semi-synthetic okay lang kasi yun lang kaya ng budget. Okay. So, pagtanggal ko ng pang 500 km, pagtanggal ko ng langis, may ribaba pa rin siya mga bro, no? Pero hindi na masyadong marami. Pag umabot naman siya ng 750 km, tinanggal ko siya, may ribaba pa rin mga bro, pero konti na lang, tsaka wala na yung magagaspang, no? At yung pag, nung dumating siya ng 1,000 km, nag-chinsu wheel ako, wala na, malinis na, wala na siyang ribaba. Ayun, sabi ko, okay na. So, ngayon mga bro, nasa 2,900 plus na yata ito, no? Magti 3,000 kilometer na yung tinakbo. So, after nung 1,000 na yun, mga bro, hinintay ko na siya hanggang mag 3,000. So, ibig sabihin, magchichinswil ako every 2,000 kilometer na, no? Doon ako magchichinswil. Maliban doon sa unang break-in pa lang sa loob ng 1,000 km, 4 beses, 4 na beses akong nag-chinsu wheel. Ayan. So ngayon, konti na lang kulang para mag 3,000. So pag dumating siya ng 3,000, mag-chinsu wheel ako ulit. So ibig sabihin, 2,000 km yon, no? So every 2,000 km na ako mag-chinsu wheel. O kaya 1 month. Ayan. Okay. So, ngayon mga bro, wala na. Napakaganda na yung andar, no? Kaya ito, share. Kaya nag-share na naman ako sa inyo nito, no? Kasi ngayon ay umabot na siya ng
2,900 plus kilometer. No? Pero wala na akong masabi. Tanggal na yung dating may ingay sa makina. Ayan, panda rin natin mga bro. No? Pagkita ko sa inyo at parinig ko sa inyo mga bro. Kung natin ignition switch. So, share ko lang to sa inyo mga bro. No? Para dun sa may mga bitre. Para wag niyo masyadong problemahin. So, yun lang gawin niyo mga bro. Sa unang 1,000 kilometer, pat na bisis yung mag-change wheel para malinisan agad yung makina. Kasi alam niyo mga bro, yung ribaba na yun mga bro, pag ginamit pa rin ninyo nang ginamit yung motor, yung mga ribaba na yun, pag pumasok yun sa sigunyal bearing, kumalang yun dun sa mga bulitas, yun na. Magpapa-overhaul na kayo ng makina. Kahit brand new. Ayan. Okay. So, ayun. So, ang total mga bro ay 2,980 kilometer. So, 20 kilometer na lang mga bro. No? 3,000 na siya. So, mag-change wheel na naman ako. Ayan. Okay. So, start natin to mga bro. No? Para may share ko sa inyo at may parinig ko sa inyo yung andar nitong click battery ko. No? Ayun. So, automatic choke. After ilan seconds, ayun, mababa na yung minor, no? Normal na yung minor. Ayan. So, halos, pag dito nga, halos di mo marinig, oh, no? Pero mapapansin mo mga bro, ayan. So, didikit ko yung aking camera. Ayan. So, bibiritin ko mga bro. Okay. O ano. Ayos mga bro. Ayan. So napakaganda ng andar mga bro. No? Dati kapag umandar ganyan, napapansin ko, ganon talagang. Dati nga binuksan ko pa yung belt. No? Kasi yung belt, nung bago pa, maingay din yun. No? Tumutunog-tunog. Ayan. So ngayon mga bro. Ayan. So, nasa 2 months na. Hindi pa rin siya umabot ng 2 months, no? Pero magti 3,000 km na yung tinakbo. Yan, napakaganda ng mga bro. Wala na akong masabi sa andar, no? Kahit sa takbuhan mga bro. Totoo lang, hindi ko naman binibibi yung kliko na yung mga bro, no? Minsan, nung nakaraan, nagbiyaya ko. Bagong-bago pa yan, nagbiyaya ko from El Nido to Puerto Princesa. Eh, nasa 290 kilometer yun mga bro, no? 130, so 140, at 270 kilometer. Ayan, nasa 270 kilometer mga bro. Was-was, no? Halos sagaran. Ayan. So, okay rin talaga si click battery, no? Kahit sa mga overtaking mga bro, hindi kanya ibibitin. No? Sarangkada, okay siya. Sa tulin, kahit di naman siya matulin nga masyado, at least di mo na, tumakbo lang siya ng isang daan, di mo na rin magagamit yung isang daan sa kurbada eh, no mga bro. Ayan, so pero kung ikukumpara lang sa ibang mga 125 mga bro, si click battery, ayan click 125 version 3 fucking okay. Kita nyo mga bro, umaandar yan, no? Halos di nga marinig dito yung andar. No, so yun lang mga bro, gawin nyo, no? Wag lang nyo sa una kapag kumuha kayo ng click battery, click 125 battery, huwag nyong problemahin, huwag nyong kalikot ng kalikotin kasi mas lalong masisira yan mga bro. Sayang, no? Yun lang gawin nyo, change wheel ay kasama na rin pala mga bro, no? Huwag nyong kakalimutan yung pag nag-change wheel kayo ng engine, pati na rin yung gear oil, no? Transmission gear oil, palitan na rin nyo kasi ganun din yun, may mga ribaba din yun mga bro. Kaya yun lang gagawin nyo mga bro para mapaayos yung andar ng inyong click 125i yan, version 3. Okay mga bro, ayan, so ididikit yung cellphone ko dito, paparinig ko sa inyong andar. So bibiratin ko mga bro. Okay. Ayan. So,
ayos na ayos yung andar mga bro. Okay mga bro, so hanggang dito na lang aking video, no? So nag-share lang ako sa inyo para hindi kayo mamproblema dun sa mga vitrine nyo na maingay, no? So okay lang yun, sauna lang yun, no? Alagaan lang nyo sa chinsu wheel, no? So pag na-breaking na ninyo yan, tapos nyo 1,000 km at na alagaan nyo sa chinsu wheel, tatahimik din yan yung makina nyo. Ayan, okay. Okay, so hanggang dito na lang mga bro, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel, Kuya Bird Channel.